pipi na sa ito. So, happy ako na nagustuhan ko nila yung kumusta. Pero yung mga yon, yung kay Kinaliza, wala akong lines doon kasi throwback lang. Tapos yung kay Ate Queen naman, sobrang bata pa ako doon. So like, ito talaga yung first time ko na ang dami kong shooting days. Nakalagay ko sa ina. Ang hindi, kasi yung role ko, ikaw ako yung heartbreaker. Eh, usually ako yung heartbreaker. Ano mas masakit? Ako na lang yung heartbreak kasi ako kasi hindi ko kaya yung ako yung mananakit kasi grabe nabitin talaga parang nakabulit ko siya ang pag-forgive niya ako so sa so, akin na ako na lang hindi ko sa ako ng tono yung guest name si Bukit ay may RM ako dito ako tapos beses siya naman na heartbreak or more hindi naman siya heartbreak kasi lang na meron din namang dad ko. Yun naman yung number one heartbreak ko yung dad ko. Every time I'm dad ko. Parang kinukompare ko siya sa dad ko. Tapos parang pinakaya ko. Parang sinasabi ko sa sarili ko na pinakaya ko sa dad ko. Mas kaya ko. Hindi ko naman nagsalita na rin ako. Doon lang ako na-trigger na parang
ka naman magsisinungaling. Parang yun nga, minahal mo naman ako. And ako, hindi ako magsisinungaling about him. Alam ko, minahal ko siya. Depende naman sa tao ko siguro. Ganun lang talaga. Nag-audition ko daw bilang ganyan. Hindi pa ako nag-audition. Hindi po ako nakapunta. Kasi busy po sa promo ng
kasi mahirap yun. I tried na din kasi with Paul na parang mahal talaga namin sa isa. Parang nilalaban namin, hindi kaya natin. Kahit madami na nagpapash, ganun-ganun. Hindi. Pero napunta pa kami sa ano, worst na ano, nangyari. So, parang ayaw ko siyang maulit na lalabanan natin yung tadhana kasi mahal natin sa isa. Kasi kung tadhana na mismo yung nasabi na huwag na, huwag mo nang labanan na lang mag ready ka na ba mag-date? Siguro, ano, ang focus ko ngayon, ito na lang. Sobrang, well, kilala ko din po sarili ko pag na-interview kay yung kay Paul. Gusto ko the next time na ma-interview ko, parang ayoko na magtatago kami sa mundo. Parang, Barbie, reaction lang dun sa pagkakalit ni Ate. Sa Ate Maya. Ako naman, well, honestly po, na-meet ko na din naman sa Ate Lina. First time ko ma-interview about Ate Lina. For me, may time na ako mismo sa Ate kay Elle na parang to stop talking to me na. Sabi ko, kilala ko sa Ate Lina, mabait na tao yun. And ako, happy ako for them. And ayun, totoo naman din, mabait na tao sa Ate Lina. Tsaka mas magkalapit yung age nila. So, mas maintindihan nila yung isa't isa. And sa nakikita ko naman, parang ang nababalita sa akin, okay naman sila. And yun ba, happy ako for them, lalo for him, kasi okay man sila ngayon, finally, nahanap niya na. Hindi rin ako selfish. Yun din yung reason kung bakit nag-let go ako, na kailangan ko mag-let go. Kasi pinahal ko din naman yung tao at ayoko na mangyari sa kanya yung mga nagawa niya. Kasi si M, pag-love sa kanya iba. Ay, mahal ko siya. Siyempre, ayoko na kung anong gawin niya. It's very easy na mo. Pinipinit na nag-date na kahit nag-date ko kayo. Hindi na siya bay. As okay. And do it. Yes, or no? I respect you. As a reason. As a reason. Yeah, it's just a reason. Kinamusta mo siya? Hindi ko siya... hindi ko siya kinamusta. Pero yung mama ko, tsaka yung mama ko naman, nag-usap pa rin, okay sila. Pero malita siya. Ako naman, oo naman. Pero ako naman, parang ano naman ng ano ko yung may nangyari. Respeto din yung Katerina. Hindi may pakialam ako, pero di ba, kung ako din may boyfriend ako or may date ako, mas yung ex mo lang, kasi ka ba? Siyempre, ano ka naman, pakialam nito, hindi naman na sa'yo. Ayos kayo na lang. Bye! So excited. Barbie, okay. Yes. So sabi mo kanina, parang meron kang ayong nagawa ni JM, na parang yun yung inayon. Ayaw mong magawa yun? Anong ibig mo sa may nagawa siya na ayoko and may mga bagay na ayoko nang dumating na magawa. Kaya ikaw na yung lumayo. Pero parang ikaw yung hindi, sabi mo ayaw mo siya maging friends, parang ikaw yung galit. Hindi ako, well, nagalit ako sa ginawa niya, pero ako po yung tao na ayoko talaga magalit kasi ayoko magstay siya dito. Siyempre pinalaki ako ni mama na kahit nga sa dati ko wala akong galit. Ayoko siya talagang kainin ako ng thoughts na yun. So, kailangan ko siyang i-forgive. Pero ayoko lang na ngayon po. Kasi, baka maulit lang. Kung papatawa, gano'n naman eh. Pag pinatawad mo agad yung isang tao, ulit-ulitin lang. So, paghirapan mo naman. Parang gano'n. So, may physical hurt ba? Emotional lang? Walang physical. Hindi siya gano'n. Fairness and J. Yeah.